something. Tumubula ko. Ay, bisa. Eh, tulad yung bisa. Eh, ako. No? Meron akong trabaho. Uy, trabaho. Full time. Diyan ako sa may ano, yung call center ba yun? Uy, malaki sa akin yun ah. Di nagkatawag ng jeep. Call center ka. So, kamusta tayo mga yung dinagin sa church ah? Okay. Busy kasi siya eh. Oh, kamusta ang devotion mo? Alam, kadyadre eh. Inaudad naman eh. Ano eh. Kasi, alam mo, kadyadre, sa school, matami ang binabasa. Nagpupwento ko lagi, tapos yung books na, ganito na akong palo. Kaka, ano kasi yung dyan, pag may time naman, nag-devotion ako. Kaso, wala lang talaga akong time. Ah, pag may time, mas yung time. Kaya, at nag-devotion. Pag may nag-devotion. So, mas binabasa mo pala yung, na mas matagal yung mga pinag-aaralan mo sa school kaysa nakakalimutan mo ng devotion. Ah, hindi naman ganun. Ah, hindi naman. Pero, kasi, wala akong time ka dyan. Sensyon na. O ikaw, kumusta naman devotion mo? Oo, kasi yung devotion ko yun. Grabe yung preacher na pinakinga ko. Sabi niya yung put your burden to Jesus ba yun? Oh. Yung sa Revelation. Oo, oh, Revelation yun. Oo, oh, alam ko hindi yung Revelation. Ay! Saan ba yun? Sa Gospel yun, binanggit. Sa account ni Jesus Christ. Kung saan binanggit yung historia ni Jesus Christ yung nag-minister siya dito sa mundo. Ah, sabi niya sa Revelation. Revelation. Ay, wait lang. Kamusta naman ang Bible reading mo? Ano ba, Jandre? Ano din eh? Kasi, ano eh, may apat na books pa akong babasahin eh. Tapos, ano eh, may ano pa kami sari sa school. May mga special exam. Tapos, teacher namin nagpapano, papakis agad. Kasi, ano eh, di ako nakapagbasa eh. Ganun. Kaya, kamusta ang Bible reading? Isa rin naman, nagsimula ulit ako sa Genesis. Oh, Genesis. Kaya lang, dahil nasa trabaho ko, nagtatawag ako ng jeep, nahulog yung Bible ko, hindi ko na nasimulan. Paano yan? Ano gagawin mo? Wala. Wala? Ako. May hinap yan. So, ito na lang kung sa yung trabaho. Sa yung call center. Okay naman. So, nakapag, hindi naman siguro call freak yung trabaho mo sa church? Hindi naman. May pasok lang ako yung link mo. Ah. So hindi siya conflict, may pasok ka lang ng mundo. O ikaw, kung saan nag-aaral? Okay naman, kami. Kasi alam mo naman sa school, pag sinabi yung Jerome Silvio, top one yan. Kasi ano yung favorite teacher ko. Sa buwan ka namin, ako muna-una eh. Oo nga, 5 a.m. klase namin, 3 a.m. nandun na ako eh. Pero sa church, ano? Nagiging paano ako sa church? Eh kasi ano, may pasok ako eh. Ngayon eh, pag ano naman, kahabol naman ako. Diba? Kikita niyo nga ako dito eh, diba? Ano, ano lang kasi, may pasok na ako. So, ganun pag may pasok, maaga ka, pero pag sa church, ahabol na lang? Oo, at least sumabol ako. Ay, at least sumabol. Pero ano yung nabutan mo? Ano eh, prayer na. Ah, prayer, closing prayer. Ewan ko, prayer na eh, tapos kakain, tapos uwi na daw eh. So, ikaw naman, kamusta yung, di ba may trabaho ka? Ay, sir, ito, magkano sa mga naman sa akin. Uy, ang laki. Oh, laki. Nakapag-tense ko. Kasi ano eh, yung crush ko, uy, sino? Ano ka ba? Chan, hindi sa mga hindi. Ay, puro mo. Ano ba yun? Chan! Ayun yung kasama niya. Ah, ganda. Kasi ano, hindi ko palagi sa kanting. Tapos diba na wala yung Bible ko? Bala ko sana bumili ng ano, yung iPhone Galaxy 10 ba yun? Para siyempre, makapagbasa ka ng Bible, tsaka pwede akong maglaro, huwag naman. Nawala ang Bible mo, tapos ang bibili mo siya. Oo, parang pwede mo gamay. Pwede nga namang i-install yung Bible. Oo, pero ganda pa rin yung merong Bible na talaga. Hindi, parang pwede din maglaro, multi-purpose. Tsaka alam na ni Lord yun, pag ano ba may cellphone, gagamit ko din sa ministry yun. Pwede pang text, pang tao. So, ganun. Minsan ka lang magbigay. Hindi. Alam naman ni Lord, ibigay po na mo yung cellphone. So, hindi ka lang bibigay. Tsaka na yun. Alam ni Lord yun. Ikaw, kumusta naman, di ba may pasok ka, may allowance. Ilan yung allowance mo kada araw? Sa akin, 1.5. Uy! 1.5! Grabe. 2 months ko lang sa abot yun ah. Oh, maliit pa yun eh. Maliit pa yun!
Oo, nakakantayos ko. Nakakantabi ka ba sa para sa mga? Oo, nagbibigay ako. Pag may sobra. Pag may sobra, ilan na titira? Kasi Kuya Chattery, sa school, bibili kami ng books, bibili kami ng Xerox, tapos pag-uwi ko sa bahay, mag-computer ako kasi magre-research ako eh. Tanong mo pa sa mga Dota player dyan eh. Kasama ko kasi na, ano ako eh, search ako eh. Ilan na may natitira? Ano, kasi, ano eh, 5 hours ako sa computer at mga, ano yun eh, mga natin. Tapos, ano eh, pabasahin ko pa, papunta ng church. Tapos, siyempre, magugutom ako, bibili ako sa tindahan ng soft drinks, tapos, ng tinapay, ng candy. Tapos, pag-upo ko, may kukut-kutin pa ako. Tapos, ano, pabasahin ko pa pa ako eh. Tapos, minsan, dress na lang eh. Dress! At least, mayroon ako na yung tira. So, ito na lang yung maganda natin gawin. Total, drink ko ngayon. Tayo yung makinig sa preaching ni Kuya PJ. Tawagin na natin si Kuya PJ. Ay, ano? Hello? Petra, ba dyan? Ay, hindi. Bakit? Naisipan ako. Ano ka dyan, Dre? Pag-re-exam na ako eh. Kahit may exam ako eh. Kasi, ano? May exam kami po ha. Sabi ng teacher ko. So, hindi ka atin ng service ngayon? Hindi naman ganun. Kailangan ko na umuwi kasi... Sige, mukhang malala na yung sakit mo. Sige, sige. Una na ako. Siya ka to. Pupunta siya eh. Boy. Wala ba ako itong galing trabaho? Baka next year na ba natin? Bye-bye. So, nakita po natin yung mga limang sintomas o pamamaraan kung paano ba tayo nalalayo sa Panginoon. So, ngayon, tawagin na natin si Kuya PJ para magbahagi ng sa